isang pinagpalang buhay, mga kasambuhay. Napakabilis po ng panahon. At ngayon tayo'y naririto na naman sa Season of Lent and Holy Week na kung saan atin pong sinasariwa ang napakahalagang misteryo ng buhay ng Panginoong Hesus na nagkatawang tao, ang kanyang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay upang tayo po ay bigyan ng grasya ng kaligtasan. Atin pong sasariwain ang mga ito sa pamagitan ng mga salita, sa pamagitan ng ating mga panalangin at magagandang tradisyon sa loob ng ating simbahan. Ang bisita iglesia, ang isa po sa mga napakagandang practice o tradisyon na ginagawa natin tuwing Holy Thursday o Huwebes Santo. Pitong simbahan ang atin pong binibisita sa paggunita natin sa ugali ng mga unang Kristiyano na kung saan sa kanila pong pilgrimage sa Roma, kanila pong dinadalaw ang pitong basilika at dooy nananalangin sa harap ng Santissimo Sacramento. Ang pitong basilika pong ito ng Roma ay ang St. John Lateran, Katedral ng Santo Papa bilang obispo ng Roma, St. Peter's Basilica, kasalukuyang tahanan ng mga Santo Papa, ang St. Mary Majors, ang unang simbahang ipinarangal sa Mahal na Inang Maria, ang St. Paul Outside the Walls, libingan po ng Apostol Pablo, ang St. Lawrence Outside the Walls, ang Santo Croce ng Jerusalem, dating bahay ng Empress Elena, na kung saan naroon po ang ilang reliko ng Passion of Our Lord, at ang St. Sebastian Outside the Walls. Ayon sa alituntunin ng Sacramentary ng Roman Rite, ang lahat ng mga mananampalataya ay dapat pong pumokus sa pananalangin at adorasyon sa Blessed Sacrament. At ito'y pwedeng gawin maghapon at magdamag ng Holy Thursday hanggang sa ito'y maghahating gabi. Sa pagbisitang ito, ang atin pong binibigyan ng diin ay ang panalangin, ang ating pagsamba, pagpuri sa presensya ni Jesus sa sakramento na siyang puso ng bawat simbahan. Hindi po ang flower decoration, hindi po ang gara ng pagkakagawa ng altar of repose. At noong ang mga Kastila na misyonero, kanila pong sinimulan ang bisita iglesia dito sa Pilipinas, kanila din pong itinuro na sa bawat simbahan, pwedeng ring gawin ang Via Crucis o ang 14 Stations of the Cross. Basta't ito po'y tatapusin natin sa panalangin ng papuri sa harap po ng Santissimo Sacramento sa loob ng bawat simbahan. Ang Bisita Iglesia, Kwaresma 2020 ng Sambuhay TV ay popokus po ngayon sa pitong simbahan mula po sa Archdiocese of Nueva Segovia. At ito po'y nakabase dito sa Bigan City. At ito po ay kumokover sa lahat po ng bayan at lahat ng siyudad sa civil province ng Ilocos Sur. Ang Archdiocese of Nueva Segovia, kasama po ang Cebu at ang Nueva Cáceres ng Naga, ay isa po sa mga nauna na naging mga archdiocese noong 1951 mula po sa Mother Diocese ng Maynila. Sa pamagitan nito, nais po ng Sambuhay TV at ng St. Paul's na makiisa sa diwa ng ating paghahanda sa 2021 bilang 500 years ng Christianity dito sa Pilipinas. Ang pitong simbahan
na atin pong i-feature sa Archdiocese ng Nueva Segovia ay ang simbahan ng Conversion of St. Augustine sa Tagudin, Ilocos Sur, ang Parish Church of St. Lucy, Virgin and Martyr sa Santa Lucia, Ilocos Sur, ang Parish Church ng San Juan Sahagun sa Candon City, ang Parish Church ng La Nuestra Señora de Asunción sa Santa Maria, Ilocos Sur, at ang Parish Church ng San Agustin, ang tahanan po ng Nuestra Señora de la Caridad sa Bantay, Ilocos Sur, ang St. Paul Metropolitan Cathedral dito po sa Bigan bilang parangal sa conversion ni San Pablo, at gayon din po ang San Nicolas de Tolentino Parish Church. Ito po ang sanktuaryo ng Santo Cristo de Sinait o Apulakay kung tawagin po ng mga Ilocano. Sa wikang Ilocano, nais po naming sabihin sa bawat isa sa inyo, manipod dito'y Bigan City, Kapitolyo tis Ilocos Sur, ken iti Archdiocese ti Nueva Segovia, ti Kapia iti Apo, adda kuma kada kayo. From Bigan City, Provincial Capital of Ilocos Sur, and Seat of the Archdiocese of Nueva Segovia, may the peace of the Lord be with you. Maraming salamat kay Archbishop Marlo Mendoza Peralta ng Nueva Segovia at lahat po ng mga kura paroko ng mga simbahang atin pong itatampok sa kanila pong taus-puso at mainit na pagtanggap sa atin po sa Sambuhay TV. At nais din po nating sabihin na ang magiging tema ng pitong simbahang pagbisitang ito ay ang tema ng CBCP, ang 2020 bilang Year of Dialogue. Nais po natin na magunita na sa gitna ng ating pagdiriwang ng pananampalatayang Kristiyano 500 years sa Pilipinas, ito'y ginagawa natin sa gitna ng iba't ibang grupo na may iba't ibang kultura at iba't ibang kinagis ng paniniwala. Kaya po, napakahalaga ang dialogue. At dito, si Jesus sa Eucharistia ang sakramento ng pagkakaisa at ng dialogue. Nais din po natin na hingin ang pakikiisa ng ating mahal na ina, ang ina ni Jesus, ina ng Eucharistia, ang ina ng ating Panginoon, Our Lady of Sorrows, na nawa gabayan tayo sa ating paglalakbay. Atin na pong samahan si Father Paulo Asprer, SSP, na siyang mangunguna sa atin pong pagbisita ng pitong simbahan. Reading from the Gospel according to John. Jesus said, "Now is the Son of Man glorified,
and God is glorified in him. If God is glorified in him, God will also glorify him in himself, and he will glorify him at once. My children, I will be with you only a little while longer. You will look for me, and as I have told the Jews, where I go, you cannot come. So now I say it to you. I give you a new commandment. Love one another. As I have loved you, so you also should love one another. This is how all will know that you are my disciples, if you have love for one another. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Isang mapagpalang araw, mga kasambuhay. Samahan niyo po kami sa aming bisita iglesia dito sa Ilocos na may temang Hesukristo sa Eukaristiya, Sakramento ng Pagkakaisa. Andito po tayo ngayon sa ating unang simbahan, ang Conversion of St. Augustine Parish dito sa Tagudin, Ilocos Sur. Pananampalataya at dialogo. Minsan may isang parokyano nagtanong sa akin, "Father, hindi ba pari ka? Maaari ka pa bang umibig?" Noong una kong narinig ay natawa ho ako. Pero wala hong pag-aatubili, sumagot ho ako, "Siyempre, ang pagpapari, ang bukasyon ng pagpapari ay bukasyon ng pag-ibig at paglilingkod." Pero para sa aming mga pari, siyempre ang pag-ibig ay sinasabing inclusive. Mamahalin hindi lamang iisa, o iilan, kundi lahat, katulad ng pag-ibig ng Diyos na walang itinatangi. Ano nga ba ang Kristiyanong pag-ibig? Ayon kay Jesus, nakikilala ang pag-ibig sa Diyos sa pag-ibig sa kapwa. Nakaugnay naman ang pag-ibig sa kapwa sa pag-ibig sa Diyos. Ang pag-ibig sa Diyos ay hindi lamang nananatili sa level ng emosyon o damdamin, kundi isang desisyon na maglingkod at magpatawad, na gawin ang kalooban ng Diyos sa bawat aspeto ng ating buhay. Ang pakikipagkapwa ay isang aral na natutunan ng mga apostol kay Jesus. Magkakaiba ang mga apostol, magkakaiba ng pamilya na pinagmulan, propesyon, at ugali. Karamihan ho sa kanila ay mga taga-Galilea. Ang ilan ay may asawa, may mangingisda, may rebolusyonaryo, may maniningil ng buwis. May mga pagkakataon na hindi ho sila nagkakaunawaan. Nagkakatalo-talo kung sino ang pinakadakila. Nagsasalita sila ng hindi muna nag-iisip. Ang iba ay madaling uminit ang ulo. Gayunpaman mabubuting tao sila at mahal sila ni Jesus at tinuturing na higit sa lahat bilang mga kaibigan. Sa pakikipagdialogo natin sa kapwa Kristiyano, sa makasapi ng ibang pananampalataya at sa mga katutubo, pinaalalahanan tayo ni Jesus na iwasan ang mga pananalita, panghuhusga, at kilos na salungat sa dakilang utos niya. Sa isang tunay na Kristiyano, ang lahat ay nagsisimula at natutupad sa makadiyos na pag-ibig. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, sa banal na Eukaristiya, salamat sa kaloob at hamon ng iyong dakilang pag-ibig. May sa buhay nawa namin ang winika ng iyong lingkod na si San Agustin. Sa mga mahalagang bagay, pairalin natin ang pagkakaisa. Sa mga bagay na ditiyak, pairalin natin ang kalayaan. Subalit sa pangkahalatan, maghari nawa ang pag-ibig. Amen.
the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. Lord Jesus Christ, we believe that you are truly with us in the Eucharist, celebrated and adored in every church. Thank you for teaching us the commandment of love, fully manifested in your passion, death, and resurrection, and celebrated in the Eucharist. Sustain us through your Spirit to practice respect and unconditional acceptance of what is good in peoples, cultures, and religions. Remind us always that our charity, not our background, our status, our social graces, will distinguish us as your brother or sister, as children of our Father in heaven. Jesus, the Most High, have mercy on us. Jesus, the Holy One, have mercy on us. Jesus, the Word of God, have mercy on us. Jesus, the only Son of the Father, have mercy on us. Jesus, conceived of the Holy Spirit, have mercy on us. Jesus, fruit of the womb of the Virgin Mary, have mercy on us. Jesus, legal son of Saint Joseph, have mercy on us. Jesus, Emmanuel, have mercy on us. Mary, mother of the Eucharistic Jesus, pray for us. Blessed be God, blessed be His holy name. Blessed be Jesus Christ, true God and true man. Blessed be the name of Jesus. Blessed be His most sacred heart. Blessed be His most precious blood. Blessed be Jesus in the most holy sacrament of the altar. Blessed be the Holy Spirit, the Paraclete. Blessed be the great Mother of God, Mary most holy. Blessed be her holy and immaculate conception. Blessed be her glorious assumption. Blessed be the name of Mary, Virgin and Mother. Blessed be Saint Joseph, her most chaste spouse. Blessed be God in His angels and in His saints. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.